Kasi nakakapagod din minsan, nararang lahat na lang ng pansin na binibigay. Girlfriend ni Daniel Padilla sa wakas pinakilala na sa publiko. Sa balita ngang ito ay sobrang dami talagang nabighani sa ganda ng dalaga at hindi mo nga din maitatangging lumaki ito sa mayamang pamilya. Halika at ating alamin ang buong detalye. Kamakailan nga lang ay formal na ngang pinakilala sa publiko ang new rich girlfriend ng aktor na si Daniel Padilla. Base sa aming source ay mayaman ang pamilya ng new girlfriend ni DJ. Ang napapabalitang ang bagong GF ng aktor ay walang iba kundi si Amanda Zamora. Marahil ang karamihan sa atin ay nagtataka kung sino nga ba si Amanda Zamora. Si Amanda Zamora po ay anak ng mayor ng San Juan sa Metro Manila. Ang amangal ni Amanda na si Mayor Francis Zamora ay isang maimpluwensyang mayor ng San Juan. Based din sa aming nakalap na mayaman ang pamilya nito. Hawak din umano ng pamilya nila ang malalaking negosyo dito sa ating bansa. Kung kaya naman ay tila nga hindi na napigilan pa ng mga netizens na magbigay ng kanya-kanyang komento o saloobin kaugnay sa balitang ito. Ang ilan nga sa mga naging opinyon ng mga legit fans at supporters ni Daniel Padilla na mukhang naka-jackpot nga ang nasabing aktor dahil bukod sa may itsura ng araw ang dalaga ay galing pa ito sa isang mayamang pamilya. May naging usap-usapan pa nga na isa si Daniel Padilla sa naging partner ng ama ni Amanda Zamora na si Mayor Francis sa isang business na pinapatakbo nito. Samantalang pahabol pang salita ng mga supporters ni DJ na wala naman daw silang nakikitang problema sa new girlfriend nito. Sapagkat kung kanilang araw susuriing maigi ay nakikita naman nilang mukhang matino at pinalaking may disiplina ito sa sarili. Dagdag pa ng ilan na may mabuting puso din ito gaya ng kanyang ama. Isa pa nga ay mapagmahal din si Amanda hindi lamang sa mga magulang nito maging sa mga malapit sa puso ng kanilang pamilya. Samantala nga ay hindi rin nakapagpigil na magbigay ng payo ng karamihan sa ating netizens na maging masuri at huwag pa rin kalimutang maging maingat sa bawat ikikilos ng mga ito. Alam naman nating lahat na ang pagiging babero ni DJ ang siyang naging pangunahing dahilan kung bakit nga ba naghiwalay sila ng kanyang longtime showbiz partner ang aktres na si Catherine Bernardo. Sa kabilang banda naman ay nagbigay din ng statement si DJ na tila nga raw nakapag-move on na siya sa naging breakup nila ng aktres na si Kat. Bagamat abala at talagang nakatuo na lamang ang pansin ngayon ng nasabing aktor sa kanyang mga negosyo ay masaya pa rin ito at nagpapasalamat sa mga taong nagbigay sa kanya ng suporta at pagmamahal simula pa noong una at hindi siya nakuhang iwanan. Sa ngayon nga ay ito pa lamang ang ating update sa buhay ng aktor na si Daniel Padilla. Eto na po mga kachika, ang una naming pag-aaralan na kwento. Marami po naglalabas ngayon sa mga social media accounts at kung ano-ano pa na parang mapapahiya daw ang mga namimintas kay Daniel Padilla dahil heto na, babangon na siya mula sa sinasabi nilang pagbaba ng kanyang premium mula ng bawala si Catherine Bernardo. Ah, ito yung sinasabi mo, nagbabanta ang mga tagahanga ni Daniel Padilla sa pagbabalik niya. Kasi babangon na siya mula sa lusa. Ha? Uy, alam mo, huwag ka naman ganyan. Hindi naman siya napunta sa lusa. Nakita mo naman sa mga shows niya sa probinsya, hindi pa rin siya iniiwanan ng mga tao kahit na umuulan. Oo, nasa pestahan, diba? Bakit mo sinabi sa lusa? Ay, hindi, kasi di ba pelikula lang yun. Babangon ako mula sa lupa. Wala. Babangon ako at dudurugin kita. Yun, yun. Kasi nasabi mo, gumapang sa lusa. Ayaw, gumapang ano ba? Sa lupa. Ano ba? Gumapang. Ano ba? Lumuhod sa lupa. Nagulo na tayo. Ayan, eto nga po ang sinasabi ng mga tagahanga ni Daniel Padilla. Yung mga nagsasalita na laos na raw si Daniel, mapapahiya ngayon dahil nagsisimula na siya, nagtitraining na siya para sa action serie na gagawin nila ni Richard Gutierrez. Nakakatuwa kasi eto na yung, actually hindi pagbabanta yun, na-excite sila. Totoo. Yun yun, na-excite sila. Natutuwa sila na at least ngayon, meron na kaming aabangan at may pagmamalaki na kami, ang aming idolo ay may ginagawa ng hindi, at saka yung may napatunayan na naman si Daniel, ipagpapatuloy lang yung kung ano ang napatunayan niya. Totoo. Eh, hindi pwedeng sabihin na laos na siya. Wala pong laos. Nagpapahinga lang.
sa totoo lang. Walang laos, naghihintay lang ng tamang panahon. Yun yun, diba? Totoo. Kaya makakaganda to kay Daniel. At saka tamang project. Tamang project. Para nga umusbong ulit ang karir niya. You please say sorry muna kay Daniel kasi sinabi mo, ano, nasa lusak na siya. Oh. Hindi, kasi title lang ata ng pelikula yun. Oh, sabi mo sa kanya. Hindi naman yung sinabi kong babangon mula siya, hindi naman para kay Daniel. Ayan. Ay, yung mga title kasi ng mga pelikula yun. Katulad yung pelikula niya, di ba, na katatapos na ipalabas, di ba? Nino? Di Daniel, di ba may pelikula siya ng... Ano yun? Ano yun? Wala. Yung ano, o yung hindi pa na ipalabas. Hindi pa napapalabas. Yung kamatayan ba yun? Oo. Ano ko gagawin pa lang yun eh. Marami nag-aabang sa kanyang susunod na proyekto. Kasi hindi naman mawawala si Daniel Padilla kahit kailan. Daniel Padilla na yan. May naiwanan na rin naman siya. Tama. Kahit pa nakahiwalay sila ni Catherine Bernardo. Hindi lang natin talaga po, mga kachika, ikakaila na nung sila ni Catherine ay mataas na mataas ang premium niya. Oo, at marami siyang proyekto. Tama. Ngayon, yun lang ang tinatanggap ng mga tao na talagang nawala naman talaga ang mga proyekto. Pero ngayon, unti-unti na magbabalik. Panapanahon lang yan. Correct. Makikita natin anong kwento mo pa sa sinihan. Ikaw na magtuloy. Anong inaasahan natin sa pelikula ni Daniel? Ay, di siyempre. Ito, at sa kanyang serye. Siguro ito, dapat tangkilikin ito ng kanyang mga fans. Yes. Dito nila ipakita ang pagmamahal nila kay Daniel. Yung suporta. Kailangan talaga. Ngayon kayo mas kailangan ni Daniel Padilla. Okay.